So, ayun mga kotek, galing na kami sa loob. So, yung naging problema lang pala eh, nagyayelo. So, kaya umiingay yung fan. Bali, lalabas muna kami. Mag-ubad na kami ng PPE. Ayun, sa kanya. Halos wala pang kalating oras na gamit. Tapo na yun. Init. Muna kayo mga katik, mag-ubad muna ako ng ano, suit. Ay, lalabas kami. Titingnan namin yung karga kung okay pa yung karga at saka yung condition ng ano ng outdoor unit. So standby lang kayo mga kapatid. Napaka-init nito mga kasi kahit naka-airphone, pawis pa rin. Nakatun naman ah. Nakapwesto siguro ito nakapunta ako at tawa natin sa likod. Saan? Ah. Ayan mga katik, papunta na tayo sa outdoor. Sa outdoor tayo magche-check ngayon. So, standby. Ayan mga katik, tapos na kami sa loob. Andito na kami sa labas. Ayan, makikita. Ayan, nag-ice build-up na. Putang mo na. Tester, hindi mo naman sa akin. Nag-ice build-up na kaya sumasayad na yung fan dun sa evaporator dahil dito. Yun. Oh, check ampere. Check may ampere pa. Pwede na pa siya masayad. Ano, yung malaking tolak. Anong ampere, Brad? Ang ampere niya is 4.6. Nakalagay dito. 3.36. So, napakababa mga kata. Ang karga 22 PSI. So ayun mga katika, bali kakargahan natin. Woo! Nice! Ayun nga, para dyan nga eh. Magamit pa talaga natin yan. Re-recharge natin mga katek para malaman natin yung ano yung sitwasyon ng ano ng condenser. Malinis-linis pa naman pero mamaya bubuhusan natin 'to. Ano siya? Ano? Nice. Ano yung nice. Hindi kasi natin pwede ipakita yung video sa loob na may pasyente. So, eto. Ano ko lang sa inyo. Pag maingay yung fan nyo, mag-ice build up yun. So, titignan nyo yung karga sa likod mga katek. Sa mga baguhang technician dyan. Dito mga vlog. Sige, karga. Nakarga na natin kaya tumataas yung amperahe. Sige, karga. Lumalas na ano. Dali ba? Gagaan ba? Parang wala. Bukas ba yan? Dito pala lang ito. Oh. Okay na, okay na. Hindi, meron. Meron kanina. Umaangat eh. Pag umaangat, meron yan.
So, ang running charging natin is kailangan nasa 70. 70 PSI. Tapos yung current natin, cooling, 4.6. Mababa pang mababa. 3.50 pa lang. Doon ba natin lalagyan ng liquid? Salinan mo konti, Brad. Kaya ka. Konti lang, Brad. Saglit. Saglit lang. Kasi malayo yung pipe eh. Yun nga pala, mga katek, yung problema rin dito, masyadong malayo yung ano, coil pipe. Umabot siya ng 6 meters. So, dun pa lang sa loob ng coil pipe system, may karga na yun. Mahaba yun. Okay. 33. Kaya magpo 4, ano pa lang siya, po 4 ampere. Nga master, tigma ka ba? Okay, karga lang, bro. Kailangan mawawala itong ano, ice buildup natin. Sige, karga. So, ano yung reach natin? Yung mga galaw, no? Sumasa yun, eh. Ano mga konti, bro? Para makita. Ayan. Sige, karga lang. Ano naman yung amin ng vlogger niya? Kailangan mainit yan. Mainit ako konti. Konti lang. Ayan, malapit na mag 4. Ayan, 4 na. 4. Babel yung karito. Babawas yung tanka natin. Okay. Ano lang. Bali, hindi ko na siya isasagot sa 70 mga kate kasi medyo malayo. So, 65 lang. Pwede na. 4.10. Ayan. Nakawala pala eh. Sobra pa. Hindi pa. Hindi pa nawawala. 4.6 lang. Andali lang. Maano rin yan. Nawawala rin. Ito pangalan dito. Ang 4.6. Yeah. Ito kasi may butas mga katek. Malamig lumalabas na higop ng condenser so hindi pwede yun. Aangat pa yan, Brad. Pag uminit, Brad. Oo, mamaya. Ngayon medyo mainit na yung buga nung fan blower. Kaya pala kasi nakabukas to. Ayan. Kasi nga nahihigop niya mga katek, malamig. Hindi, mamaya na, Brad. Aangat pa yan. Kasi nahihigop niya yung hangin. So hindi pwede mga katek. Ha. Tatandaan niya. Kapag yung outdoor unit nyo may butas. May butas sa likod. Tapos galing sa loob din yung hangin. Malamig. So hindi pa pwede yun. Kasi hindi aangat yung temperature na kailangan ng compressor para mag-on. Dali. Standby ka lang. So yun, meron pa. Kukunti na lang mga katek yung natitirang ano, ice buildup natin. Ayan, wala na kunti siya. Magkarga ng ganito, mababa yung kaya. Okay lang yun. Kaya nawawala na. Pero i-check din natin yung ano mga katek, yung fan capacitor. Tapos yun, tinakpan na natin yun. So yun mga katek, medyo nawawala na yung yelo. Observe na lang natin. Mamaya, bubuusan natin ng tubig yung likod. Teka lang. Yung karga natin ngayon ay nasa 50 pa lang. Pero yung amperahe niya medyo mataas na. So ibig sabihin, madumi pa tong unit natin, bubuhusan natin ng tubig mga kate. May breaker naman dito, pwede naman natin patayin yun. Sa loob. Ha? Sa loob. Meron pa rin konti. Kailangan mga 60 to mga kate para mawala yung build up ng yero. Pero, tatry muna natin buhusan ng tubig.
Na-check natin yung kapasok ng mga kabit niya, basta nakapatay. Oo.